Hello. Yung ating mga
Jesus Christ
ay hindi pwedeng masunod ang batas ng Diyos. Pero si Jesus Christ po ay pumunta dito sa earth at sinunod niya lahat ang utos ng Diyos para maging example sa kabanalan. At siya po ay namatay sa krus. Imbis na tayo para hindi na tayo ang pamatay forever. Yan po ang ating pag-asa sa Jesus Christ po. Naniniwala din po tayo sa Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu po ang nag-inspire sa mga writers ng mga Bible. Kaya po nakasulat si Moses. Paano ni Moses nalaman ang question ng creation? Paano ni John the Revelator nalaman? Hello, Mike. Wow! Paano po ni Moses nalaman ang kwento ng creation? Kundi inimpress sa kanya ng Holy Spirit. Ang sabi po dito sa 1 Peter 2:1, prophecy came not by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So lahat po ng nakasulat dito sa Bible ay galing sa Holy Spirit. Pero, nung si Jesus Christ ay umalis sa earth, ang sabi niya, I will send you the Comforter. So yung Holy Spirit po ay nagpo-comfort sa mga disciples dahil umalis si Jesus Christ. Umalis na si Jesus Christ, pero the Comforter will be with us. Kaya kung sabi sa ating babasahin sa Biblia, sa John 14:12, if you believe in me, Jesus Christ po ang sabi niya, these things which I do, ye shall also do. But not only, but more. So ibig sabihin po, in the last days, mas marami ang mangyayari na gawain ng Jesus Christ and the Holy Spirit in the last days kaysa nung former reign o nung acts na panahon. Ang Holy Spirit din po ang nag-i-impress sa atin. Kung may nakaisip magbabinyan, ang Holy Spirit po ang nag-i-impress niya. Mayroon pa akong isang kaibigan na magaling mag-sermon. Nagtataka po ako, pag ako magsisermon, ang views sa YouTube, siguro 100 lang. Pag siya magsisermon, ako rin may camera, ang views sa YouTube ay siguro 3,000. Sabi ko, Kuya Jun, bakit mas maraming view yung sa'yo? Pareho naman yung sermon natin. Pareho naman tayo ng entities. Pareho yung message. Sabi ko, siguro mas malakas ng panalangin. Sabi niya, sir, ang trabaho natin, dito. Ang trabaho ng Holy Spirit, dito. So yun po pala ang sikreto niya. Ang Holy Spirit po ang nagpo-convict, ang nagtihila sa atin, draws and convicts human beings. Tayo ang duty natin ay magturo at ang Holy Spirit ang nagpo-convict sa mga tao na magbago at maging katulad ni Jesus Christ. Okay, ang Holy Spirit po ay pinadala ng Diyos Ama at Diyos Anak. Yan po, I send you the Holy Spirit. Kaya po lahat ng pag-alis ni Jesus Christ, yung tinuro ng Holy Spirit kay John the Revelator ay galing kay Jesus Christ din po yun. Yung tinuro ng Holy Spirit kay Sister Ellen G. White, galing po yun sa Holy Spirit, galing din po yun ang message kay Jesus Christ. Sabi niya, I will send you the Comforter who will teach you all things. So lahat ng mga bagay na tinuro sa mga propeta after umalis si Jesus Christ ay galing din sa Holy Spirit. Tayo rin po ay naniniwala sa creation. Ang ibig sabihin po, hindi tayo galing sa evolution. Hindi tayo galing sa evolution. Naniniwala po tayo sa creation na literally 6-day creation or 7-day creation kung kasama yung Sabbath. Dahil po, ang sabi sa Biblia sa Genesis 1, and there was evening, and there was morning, the first day, and there was evening, and there was morning, second day, hanggang pag-alim na araw, and there was evening, and there was morning. Kaya po, pag may narinig kayo na nagsasabi na ang creation daw po ay 1,000 years each day, eh, paano magkaka-evening and morning? Sa araw-araw, evening and morning, kung 500 days, 500 years in evening, parang mahirap po ganun. At saka ang tanong, kailan matatapos yung 1,000 years, 1,000 years, eh, year 2,000. Ibig sabihin, halos dito sa creation. Yun po ang pinanggalingan natin tayo ang nilalang ng Diyos na lalaki at babae lang. Walang alanganin. Mabuti na lang, takay yan sa ating statement, official statement on homosexuality. Yan po ay sikat na topic ngayon at mabuti na lang yung aking kaibigan ay tinag niya ako dito. Sabi niya, sir, meron ang ating church na
official statement on homosexuality. Ang sabi ko dito ay, inilalam tayo na lalaki at babae lang. At hindi ko pwede ang homosexual practices, Adventists are opposed to homosexual practices and relationships. Yan. Yan po ay malinaw na nakasulat sa Bible. Pero kung maganda nito, sabi po sa 1 Corinthians 6:9, do not be deceived. Ye adulterers, fornicators, etc., etc., effeminate, comma, homosexuals will not go to heaven. Pero sa verse 11, 1 Corinthians 6:11, ang sabi ko dito, but ye are washed. Okay, basahin natin para malinaw. Dahil po ang Bible ay napakapangyarihan. Pag nakita natin sa Bible, talagang ang ating mga buhay ay mabago. So, meron pong hope. Ang sabi rin po sa book ng Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, meron po chapter 16 doon tungkol sa homosexuality. Kailangan daw po, kung meron tayong kailangan ganito, kailangan natin ganito, kailangan natin pag-prayer and fasting para dahil lahat ng bagay ay kayang masol ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, and such were some of you. Ang sabi po sa 6:9, do not be deceived. You know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ang ibig sabihin nyo sa ibang version ay homosexuals. Nor kings, cubetus, etc. Ang verse 11 po, andyan po ang pag-asa. Nauuna po, tinignan ko sa Bible, nauuna talaga ang rebuke kaysa sa hope. Kasi paano tayo magkakaroon ng pagsisisi kung hindi natin alam ang ating kasalanan? Pero meron pag-asa. Sabi po dyan sa 11, as such were some of you, katulad ng iba sa inyo noon. But you are washed, you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So lahat ng kasalanan, ang sabi mo ng ating pastor kanina yung maga, lahat ng kasalanan ay kayang mapatawad ng Diyos. May solution po ang Diyos sa kasalanan. Sana yung ating please. Okay, naniniwala rin po tayo na tayo ay nilalang na perfect. God created man and it was, and he saw that it was good. Kaya lang dahil sa kasalanan, tayo ay, sabi ni David, we are conceived in iniquity. Tayo po ay may tendency na magsinungaling, magnakaw, at saka kumanano pa ang ating mga tendency. Kaya po, tayo mga bata, tayo ay pinapalot ng ating magulang dahil para tayo ay matunid. Sabi sa Proverbs, the rod of correction. Yan po. Pero, dahil sa kaligtasan, tayo ay tinutuwid upang makabalik ang ating image sa image ng Panginoon. Meron po nagtatanong ako isip kasi. Ang sabi ko sa akin, sir, meron po bang mga alien? May mga alien po ba? Sabi ko, based sa Bible and sa Spirit of Prophecy, palagay ko tayo yung alien. Sabi kasi nila, yung si alien siguro ibang itsura na. Kasi lahat ng mga ibang worlds na may nilalang, eh, if we were created in the image of God, siguro sila rin, they were created in the image of God. Kaya lang dahil sa kasalanan natin, maliliit na tayo ngayon. Si Adam and Eve, sabi ni Ellen DeWine, from 15 feet or 12 feet, tayo ay lumiit na. So pag nag-meeting sa langit, kawawa naman tayo. Lahat silang lalaki. Tayo yung mga alien. So, ganun po. Pero, we will be restored in God's image when we return to heaven. Naniniwala po tayo sa great controversy. Ang maganda po niyan, ang great controversy, sabi ni Jesus Christ nung siya ay napako sa cross, sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, in a sense, alam na ang resulta ng great controversy. Kasi Jesus Christ ay pabawagi. Kaya sino kakampihin natin, mga kaibigan? Si Satanas o si Jesus Christ? Si Jesus Christ, siyempre, alam na natin kung sino ang mananalo. Kaya huwag tayong mayabang. Bakit? Kaya dahil dyan, nalaglang si Satanas. Sabi doon sa Bible, siya ay magandang itsura. Siya ay magaling kumanta. Siya ay talented. Siya ay may posisyon. Aba, pag iniisip natin na tayo ay magandang itsura, kung marami tayong kakayahan, mag-iingat tayo na
tulad ni Satanas na nagkakaroon ng self-exhortation. Puro na lang ako, 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 ako. Ako, ako. I think. Ako. Mahirap yan. Dapat ang sasabihin natin, it is written. Oh. Yan po ang safety. Hindi nyo makiniisip kung ano ang nakasulat sa Biblia. Yan po ang great controversy. Okay. And naniniwala rin po tayo na si Jesus Christ ay talagang nabuhay dito sa mundo. Anong kalutuhan? Anong patunay natin? Eh, tingnan niyo yung calendar. Ngayon po ay 2016. Simula saan? Sa panahon ni Jesus Christ. So yung buong mundo pala, eh halos naniniwala rin tayo, in a sense, na nandiyan si Jesus Christ dati. In 2016. From when? From Jesus Christ time. So walang 80 years na kalendaryo. Diba? Kung hindi sila naniniwala sa kay Jesus Christ, magpalit sila ng kalendar kasi nakalagay doon 2016. Yung 2016 po ay galing sa panahon ni Jesus Christ. At siya rin po ay namatay. Substitutionary and expiatory, reconciling and transforming. Nung si Jesus Christ po ay namatay, namatay siya in our place, substitutionary and transforming. Nagbabago po, nung makita natin, sabi ko sa Bible, if I be lifted up, I will draw all men to me. Pag nakikita po natin ang ginawa ni Jesus Christ para sa ating mga kasalanan, para sa ating kaligtasan, walang mahirap. Di po ba? Alam niyo po ba kung bakit ang inyong mga donors ay nagpapagawa ng mga pinapaganda ng inyong church? Nilalagyan ng aircon. Dahil kung nakita nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Pag nakita po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, wala mahirap. Hindi mahirap sumimba. Hindi mahirap sumunod sa mga utos. Hindi mahirap mag-evangelism. Hindi mahirap mangaral. Kung maintindihan lang natin kung saan kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang ginawa ng Diyos sa atin, walang maliit na bagay para sa Kanya. Hindi niyo po ang mga estudyante, bakit sila naghihirap ng labas-labas? Every Sabbath, eh dahil nakita po nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At hindi sila pwede, walang nabawin pag Sabado. Hindi pwede matutulog lang doon sa EUP. Matulog ng ibang tao doon. Kung maintindihan, siguro kailangan natin saguran yung mga tao. Pag nakita nyo ang pagmamahal ng Diyos, talagang aapaw yan. Aapaw yan sa atin. And the resurrection of Christ. Yan ang ating pag-asa. Dahil nabuhay si Jesus Christ, meron din tayong pag-asa na mabubuhay tayo. Kaya po, ang ibig sabihin niyan, tayo lahat ay nakikinabang sa experience of salvation. Ang ibig pong sabihin niyan, meron tayong tatlong phase na tinisip, yung tiyatawag na sanctification. Ibig sabihin, pag tayo ay nagsisi sa ating kasalanan at tayo ay humingi ng patawad sa ating kasalanan, ini-erase ng Diyos ang ating kasalanan. Sabi ko sa Biblia, though your sins be as scarlet, I shall make them as white as snow. Kaya po pala si Moses, eh nagkamarga ng Ten Commandments. Kahit na siya ay nakapatay, di ba po siya ay nakapatay? Doon sa Egypt, eh bakit siya pang pinili ng Diyos na kumarga ng sampung utos? Eh nakasulat naman sa sampung utos, huwag kang papatay. Eh si Moses pa po ang pangalaman niya. Ibig sabihin po, ang kaligtasan, kahit gano'ng kasama ang ating kasalanan, kaya tayong patawarin ng Diyos. Ang isa pong example sa New Testament, si Apostle Paul, na dating Saul, siya po ay nag-persecute ng mga Christians. Pinapahulog niya, pinapapatay niya ng mga Christians. Pero nung siya ay tunawag ng Diyos, ang halos kalahati ng New Testament na books, ay siya po ang sumulat. Ganyan po ang makapangyarihan ang kaligtasan ng Diyos. Nababago ang mga tao. Experience of salvation. At pag tayo ay napatawad na, tayo ay nabubuhay ng sanctification. Pag tayo ay nagkasala, tayo rin ay humihingi ng kapatawaran. At pagdating ni Jesus Christ, tayo ay we will be in a twinkling of an eye. We shall all be changed. Yan po ang glorification. Hindi na tayo din magkakasakit. Hindi na tayo din magkakakanser. At maganda na tayo po matutotal na ang experience of salvation. At habang po tayo nandito sa ating buhay dito sa mundo, ang pinakabago po natin po ng tagalis ay ang number 11 na growing in Christ. Pero ba po ang motivation nito?
itong fundamental belief mo. So, bakit nagdagdag tayo ng fundamental belief? Ang una kong motivation, doon po kasi sa ibang mga country, marami yung mga Adventists na natatakot sa mga evil spirits. May mga tao rin na dalawa rin ang religion, nag-spiritualism sila, nag-Adventist sila. Kaya po, inilagay ng ating pamunuan ang fundamental belief number 11. Ang una po dito ay, dahil nagumpay si Jesus Christ over the forces of evil, hindi na tayo natatakot sa mga demon, sa mga demonic spirits. Dahil mas malakas si Jesus Christ kaysa sa mga evil spirits. Doon sa nagabi, di ba sir? Pag may napoposes, basta lang matawag sila sa pangalan ni Jesus Christ, takbo ang evil spirits. Mas malakas ang kapangyarihan ni Jesus Christ kaysa sa evil spirits. Ang katotohanan niya, ay papaalam pa tuloy yung mga evil spirits kung papayag si Jesus Christ na pumunta na sila din sa mga baboy. Oh? Kaya sila po ay natatakot kay Jesus Christ. Mas makapangyarihan si Jesus Christ. Saan po na masulat yan? Hindi na rin po tayo natatakot sa mga tao. Hindi po tayo natatakot sa mga government. Hindi po tayo natatakot sa mga organizations na baka pumatay sa atin kung tayo ay sumusunod sa Sabat. Dahil po ang sabi dito sa Romans 8:38, I am persuaded that neither life nor death nor angels, even angels, hindi tayo natatakot, nor principalities, nor powers. Yan po ba, natatakot po ba kayo sa mga secret societies, sa mga Illuminati po nung mga ganyan? Huwag kayong matakot dahil ang sabi dito sa Bible, sa aking fundamental belief, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate me, us, from the love of God. So hindi tayo alam yung hiwalay ng Diyos sa atin. Ang sabi ko sa Bible, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Kanyan po, ang growing in Christ. Kalahati po rin yung fundamental belief na ito, ay tayo po ay tuloy-tuloy na mananalangin dahil po si Jesus Christ ay nalangin. Tayo po ay magbabasa ng ating Bible. Tayo po ay mga kakanta ng mga nandito sa hymnal, the praises, and participating in the mission of the church. Yan po ang tuloy-tuloy natin gagawin sa ating paglago kay Kristo. Tayo po ay merong tinatawag na church. Ibig sabihin po niyan, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ay kasama sa true church. Kaya lang, sa huling panahon, sabi sa Revelation, meron din church na woman na pure. Meron din pong harlot na woman. Ano pong difference ng pure woman at saka ng harlot sa theology? Yung theology ni pure, galing na sa ayon sa kasulatan, sa Biblia. Yung harlot na woman ay naisip-isip lang nila. Napakabalaan na nila, kahit wala naman, hindi naman ayon, dinidepensahan na lang nila dahil yun na yung ginagawa natin. Pero tayo mga Adventist, pag nalaman natin na ang ginagawa natin hindi pala ayon, tayo ay inaayon natin ang ating sarili. Kaya po, yan ang, dahil yan po ang karakteristik ng pure na church. Okay. Tayo rin po ay naniniwala tayo na tayo ay tinawag na remnant. Ano po yung ibig sabihin ng remnant? Kung wala pong panahon, ang mga patriarchs, yung mga unang-unang mga tao, ay dumami ang kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, Noah, kayo na lang masunod-sunod. Kayo na yung remnant. Hindi yung ark. Lahat sila narunod. Nung mga anak ni Noah, dumami na ulit. Dumuno na ulit. Sila Abraham, kayo na lang sumusunod. Umalis na kayo dyan. Sila Lot. Sila na yung remnant. So pag maraming tao, tapos nagkakasala na yung mga tao, tapos may mga kaapunti na tao na sumusunod pa rin sa Diyos, sila yung remnant. Kaya po nung nasa Egypt, umalis na sila, alis na kayo sa Egypt, sila na rin yung remnant. Nung sila mga Israelites, ay kung ano-ano nang ginagawa, eh naging idolatrous na, dumating si Jesus Christ, yung remnant ngayon ay yung mga Christians. Ngayon na lang yung mga remnants, yung iba, hindi na nila naiintindihan yung mission ng mga Israelites na maging kaligtasan sa mga ibang tao. Tapos ang mga Christians, mga kapatid, kunti-kunti na silang lumalayo sa banal na kasulatan. Pumupunta sila sa kanilang mga nakaawalian at mga naisip kung ano-ano. Yung mga pagan na mga practices.
Kaya nung nagkaroon ng Dark Ages, nung lumiwanag ulit, nung 1800s, nagbalik ang mga Christians sa kasulatan. Kaya lang, sa lahat ng mga grupo na nagbabalik sa kasulatan, ang pinakabumalik sa kasulatan ay ang Seventh-day Adventist Church. Sila po ang sumusunod sa Ten Commandments. Dahil po ang characteristics ng remnant ay nasa Revelation 12. And the dragon was wrath with the woman and the man went to make war with the remnant of her seed. So, tayo po ang remnant. Anong characteristics ng remnant? Keep the commandments of God, lahat, kasama ang fourth commandment, and have the testimony of Jesus Christ. Humanap po kayo ng denomination na nagtuturo ng sampung otos, lahat, kumpleto, hindi lang siya. Humanap rin po kayo ng denomination na mayroong testimony of Jesus. Marami rin yan. Kasi yung mga ibang denomination na 1844, meron din pala silang spiritual prophecy na iba. Kaya lang kung kailangan, isang book, dalawang book. Yung sa atin, ang dami. Ang dami po ba, di ba? Testimonies. So, humanap kayo ng nanginginin ng sabat, keep all the commandments, testimonies, yan po ang remnant. Ang problema, mga kapatid, may implication ang pagiging remnant. Galit ang dragon sa atin. Walang problema. Dahil mas malaki naman si Jesus Christ kaysa kay Satanas. At sigurado nang matatalo si Satanas. No problem. Kaya po dahil tayo sa ating church, kahit iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng mga lingwahe, iba-iba tayo ng mga kultura, iba-iba tayo ng pinag-aralan, iba-iba tayo ng mga country, may mga foreigner, may mga Pilipino, at yung iba ay mayaman, yung iba ay katamtaman lang, babae at lalaki, tayo po ay isang church. Unity in the body of Christ. Ang head po ng body ay si Jesus Christ. Tayo po ang body. Yung iba ay pangkinig, makinig yung iba, yung iba magaling magsalita, yung iba magaling mag-gitara, yung iba magaling mag-ayos ng microphone, yung iba magaling mag-laptop, yung iba magaling mag-luto, yung iba magaling kumain, yung iba magaling mag-smile. Yan po, iba-iba po tayo na makasmile na sila. Iba-iba po tayo ng talent at lahat po ng kakayahan natin mga kaiso, mga kapatid, ay may gawain tayo sa gawain ng Diyos. Meron tayong parte sa gawain ng Diyos. Ang lahat po ng tao sa loob ng church ay may part sa evangelism. Kahit anong kakayahan natin, lahat tayo may part. Yan po ang sabi ni Elder Ted Dixon, total member involvement. Kaya po, ako ang pinaka-part ng mga kapatid ay mag-drive. Mag-drive. Nag-drive sila. Kaya lang kung wala siya ng speaker, wala rin. Sinag-drive po si David Asherick pag nandito sa Pilipinas. Hindi pa ba? Yung mga ibang taga-GC. Alam niyo mga kapatid, ang aking pinaka... sa aking observation, ang aking pinaka magandang spiritual gifts ay ang self-sacrificing service. Yung mga tao po na nakikita ko sa TV ay dahil sa pagtutulong ko sa gawain ay naging po silang kaibigan. Si Elder po, kanina sa amin na sila na si Jay Johnson. Yung po, sa tulong ko ng Diyos, tinutulungan ko sila kay Johnson, sabi ko sa kanila, yung mga kaibigan ko po yan, Elder. Sabi ko, kay Jones, bakit ganyan tulong nyo? Para kayo nasa kuweba. Sabi niya, hindi namin parang kung paano ayusin yung sound. Sabi ko, saan pa kayo nagre-recording? Kayo po ba yung nakakalood ng kapitulo o versikulo? Sino po ang nakakalood? Ah, okay. Sabi ko, bakit ganyan sound nyo? Eh, so pumunta pa ako sa Paranaque Central Church. At simula po noon, ako po ay sanama lagi sa recording nila po sa live. So, kung nagre-recording sila, detect sila sa mga mga kayo. Araw po ang gano'n. Bukas po, nagpapakarap sila ng gano'n. So, masarap po tumulong sa gawain. At ito po ang sa tulong ng Diyos. Sabi po ni Pastor kanina umaga, ako po ay nakaka-relate kung sinabi po ni Pastor. Ang sabi ni Pastor, pag-gising daw po natin sa umaga, mananalangin tayo at hihingi tayo ng assignment sa ating Panginoon. Ano niyo mga kapatid, sa aking experience, minsan tayo nananalangin. Lord, pagparayin mo itong ministry, pagparayin mo itong grief, pagparayin mo itong gagawin natin. Eh yung mga naplano natin, inuutosan natin yung Diyos ng pagparayin. Parang naman si
siguro masama doon. Kasi kung hindi ng Diyos yun, ay pagpapalaan niya. Pero may na-discover ako mga kapatid na mas magandang panalangin. Yung sinasabi ni Pastor, kanina umaga. Sabi ko ni Pastor, pagising natin sa umaga, mananalangin tayo sa Diyos, Lord, anong gusto niyo pong ipagawa sa akin? Yan mga kapatid, pag yan ang panalangin ko, binibigyan ako ng Diyos ng assignment. Ang simple-simple lang. Lutulungan ko lang si Makaya Johnson. Pero na-realize ko, si Makaya Johnson ay isang kong aralan kong nilalagay ko sa TV. Minsan nanonood ako, sabi ko, bakit parang nilagay na yung picture ko? Ako parang 10 minutes, puro ako yung picture. Ako po, sobrang na yata itong pangbola. Pero, hindi ko alam. Tapos sabi nila, sabi nila, sisirin ko ang aming technical director. Ako, hindi ko sabihin nun. Hindi ko alam kung ano yung sabihin. Eh, pag tinignan ko dun sa next scroll, di ba po ba pagkatapos na? Hindi scroll. Oo nga, nilagay na nila dun. So, kahit po tayong mga simpleng kahit kaganto-ganto lang tayo, wala lang tayong ginagawa o alam na hindi man tayo talaga professional self ng mga gano. Kung tayo ay nagpapagamit sa Diyos, ang aking observation, nalagay tayo ng Diyos sa maraming ministry. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ginagawa ng Diyos. So, sa aking observation, mas magandang humingi ng assignment sa Diyos. Yung sinasawa ko na ating pastor kanina, pag-gising natin sa umaga, hihingi tayo ng assignment sa Diyos kung anong gusto ipagawa ng Diyos sa atin. Tayo po ay tulong-tulong na nagsiserve sa ating church. Okay, yan po ang baptism. Si Jesus Christ po ay hindi kriminal. Hindi po siya makasalanan. Eh, bakit siya tumayag magpabaptize? Dahil po ang sabi niya, for to fulfill all righteousness. Okay. So, sinasabihan ko lagi itong mga nag-outreach, kahit na hindi kayo kriminal, mag-gate pass kayo sa AUP. Kasi, hindi naman kayo kriminal, hindi naman kayo matapas. To fulfill all righteousness. Okay. So, kahit na hindi naman tayo masamang tao, gawin lang natin yung mga bagay na pwede naman gawin. Huwag na tayo mainis kung kailangan gawin. Baptism, Lord's Supper, naniniwala po tayo dito, sabi ni Jesus Christ, do it often. Tayo ay nagsiself-examinations, yung ating mga kasalanan ay pinagsisihan natin, at tayo ay nakikipag-unite sa isa't isa. Tayo po ay maraming spiritual gifts and ministries. Ayan, may sinasabi ko kanina. Di ba teacher, di ba magaling mag-preach, di ba prophecy, o? Tayo po ay mga prophet. Ito po ay medyo bago, na medyo ngayon ko lang narinig-rinig. Pero pag binasa ko po sa Bible, eh, nakikinig po ako ng IAS Theological Forum ng mga tao. Sabi ko ng isang professor galing sa Andrews, we have the prophetic identity. Ibig sabihin po, pag sinabi natin, Jesus Christ is coming soon, yun ay totoo o hindi? Totoo. Yun po ba ay hindi pa nangyayari o nangyayari na? Ibig sabihin, yun ay prophecy. Sa pangalan pa lang natin, prophecy na yun. Pag namin ang Adventist, prophecy na yun. Kasi ibig sabihin, Jesus is coming. So pag sinasabi natin sa buong mundo, Jesus is coming soon, magsisi na kayo. Yan po ay prophecy. Sabi po kasi sa Revelation 10, kung natatandaan po natin ang ating history ng ating church, sa Revelation 10:10, ang nangyari po noong unang panahon, ay it was sweet in as honey and was sweet as sweet to the mouth as honey and bitter to the stomach. Yan po ay nangyari noong 1844, noong Great Disappointment ng Millerite Movement. Yan po ang ating history. Ngunit, ang maganda po niyan, hindi nagtatapos na ng Revelation 10. Ang sabi po sa verse 11, and he said unto me, you must prophesy again to many nations, tongues, and peoples, and kings. Kahit na mali yung ating prediction nila, Ellen White at Stanley Miller, noong 1844, ang sabi sa Revelation, kailangan mo ulit mamaral. You must prophesy again. Kaya po ang sabi dito sa Joel 2:28, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall go to voice of you. Wow! Your sons and daughters shall go to women. Your sons and daughters shall do evangelism. Your sons and daughters shall do, ano pa? AY work. Yan po ang kasunan. And naka-verify po yan sa Acts 2:17. Kaya sa kayo sasama talaga sa gawain.
Dahil na ma-predict ko yan dyan in the last days, I will pour my spirit upon all flesh, and your young men and young women shall prophesy, and your young men shall see visions, and all men shall dream dreams. At makasulat din po sa 1 Corinthians 14, verse 1, ito po ay spiritual gift pa rin. After love, desire spiritual gifts. Mabuti po yan, marami kayong spiritual gifts. Gustuhin natin. Ibig sabihin po, kung may tayo ng isa, ang sabi sa Bible, gustuhin mo pang dumami yung talent mo. Kung marunong ka na mag-piano, gustuhin mo mag-aral ng gitara. Kasi sabi niya, desire spiritual gifts. Improve your talents. If you have one talent, dapat maging dalawa. If you have two, dapat maging apat. But rather that you may prophesy. So, maganda mo, ikaw mag-piano, mag-luto, mag-tulong, pero ang pinakamaganda daw ay mamaral. And Jesus is coming soon. Huwag lang tayo mamaral nang wala dito. Huwag tayo mamaral nang hindi ayaw. Dahil sa amin Jesus Christ, may mga maral sa huling panahon na mga hulaan, mga propeta. Ibig sabihin, may propeta. Bakit hulaan? Eh, hindi wala dito. Hindi ayaw. Pero tayo ay mamaral na mga tunay na propeta dahil ang sabi ko dito sa 1 Corinthians 14, therefore, brethren, be eager to prophesy. Gusto niyo mag-sermon? Pumunta kayo sa Voice of Youth at mag-sermon. Gusto niyo mag-sermon mamaya gabi na? Pumunta kayo sa studio ko at i-record natin. And then, malapit lang ang AUP. Inaalok ko po lahat ng gusto mag-sermon sa camera. Pumunta din sa aking bahay sa AUP. At i-record po natin, sir, yan po ay totoong ano, ang camera ay hindi napapagod, yung mag-sermon na napapagod. Yan po ay aking tawag dyan. Yan po ang aking challenge at aking, alam niyo mga kapatid, sa lahat ng binibidyo ko, maliban pa rin sa kapitulo ng versikulo na kapatid niya, ang daan-daan na video, yung binibidyo ko lang po sa bahay ko, sa apartment ko, siguro sa isang araw ko, ang views ay mga 800. Isang sermon ko lang yun. Ang pinakasikat na sermon ni Kuya Jim Dominguez, kung kilala niya, ay second driver lang. Hindi nga siya nakatapos ng theology. Na sobrang ano, nag-enjoy siya masyado sa papamangaral, hindi nga nakatapos. Ang pinakasikat po niyang sermon ay tungkol sa 666 tama, marka ng hayop. Sabi ko, Kuya Jim, ito yung mga sermon ni Mark Finley. Ang pinakamaraming view, yung Mark of the Beast na Tagalog. Baka gusto mong mag-sermon ng Tagalog niyan. Sa mga yung Tagalog. Sa isang araw po, mga kapatid, mga 800 ang nag-review. Ah, hindi. Sa isang buwan, mga 800. Kung i-divide natin sa 30, mga 25. Sabi ko, Jun, kaya mo bang mag-Bible study ng... Ilang Bible study mo kaya mo ngayon sa isang araw? Sabi niya, yung lima, siguro ko, marami na yun. Pagod na ako na. Sabi ko, pero kayo, Jun, yung video mo na isa, 40 yung kanyang ni-record, yung isa lang doon, pinakasikat, 25 yung nanonood isang araw. Ibig sabihin, pwede siya mag-Bible study na sa bahay-bahay, pero sa internet, 25 yung kanyang binabible study sa isang araw habang siya naglalabang, nagsasampay, nagluto. So, nasaan sa Bible ito? Ang sabi ko sa Habakuk 2:2, write the vision. Dapat po daw yung nakita ng prophet ay isulat. Bakit isulat? Eh, para may mabasa yung iba. Sabi ko nung kay Ellen G. White ng Banal na Espiritu noong unang panahon, siya po ay tumatanda na. Sabi niya, sabi ni Jesus ng Diyos kay Ellen G. White, huwag ka na masyadong mag-speaker. Mag-spend ka ng more time sa pangsusulat. Hayaan mo yung mga kapatid, ang dami natin mabasa. Kung nag-speaker lang si Ellen G. White 24 hours, yung mga nakakinig sa kanya, ang makakalimutan din. Wala pa kasing video na din. Pero dahil siya ay nagsulat, ang dami natin nababasa. So yun po mga kapatid, ang ating ministry ay lalagpas pa sa ating buhay. Ang mga nagsulat ng Biblia, wala na sila. Pero sila ay nagsisermon pa rin. Marami pa rin silang mabinyag. Kaya po, be eager to prophesy and forbid not to speak with tongues. Speaking with tongues, nililinaw ko lang po dahil ang sabi sa sabi rin ni Pablo, huwag kayong magulo masyado sa church. Yung iba-iba language, dapat kumpi lang at saka may interpreter. Dapat naiintindihan. Pero ang modern na speaking in tongues, mga kapatid sa sarili, Sister White, ay kung may alam kayo ibang language. Kaya po ini-encourage ko yung gusto mag-sermon sa bahay, kung meron tayong Filipino dialect, yun ang gamitin nyo. Dahil sa English, nandiyo naman si Mark English, yung Batsidon, yung mga magaling English,
Pero sa Bisaya, sa Bicol, sa Tagalog, sa Lugo, tayo lang ang marunungan. Kaya ang dami viewer, mga kapatid, every month halos, by the grace of God, may pumupunta dyan sa Puting Mahal Church. Kung nahanap si Kuya Jun, gusto mong pabinyan. Sa kapitulo versikulo, halos araw-araw, may nag-text kay Kuya Johnson dahil sa lahat ng nanonood sa buong mundo sa YouTube at saka sa TV, napakarami po. Yan po ay sinasabi ng Jesus Christ in the last days, mas marami pa ang mangyayari sa church. Dahil sa gawain ng Holy Spirit sa mga nagpapagamit sa kanila. Okay, ito pong gift of prophecy, pero ang pinakamalinding prophet natin, kasi sa Bible, may mga maliit na prophet, may malaking prophet din. Si Isaiah, ang daming sila. Depende kung gano'ng maraming sila. Si Ellen G. White, kasi ang dami niya sila. Dami niya sila. So, gift of prophecy, it was manifested in the ministry of Sister Ellen G. White. And her writings are a continuing authoritative source of truth which provide the church comfort, balance, instruction, and correction. Ito ang mahirap ang correction kasi mayroon tayong mga ginagawa na hindi naman ayon. Pero mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, kahit masakit sa kanilang puso, pag nakinig nila, pag narinig nila ang salita ng Diyos, sila ay inaayon nila ang kanilang buhay. Dahil mas mahal nila ang Diyos, ang katotohanan, kaysa sa kanilang sariling naisip. Kaya po ang naniniwala sa Ten Commandments, kumpleto. Kahit sabi po ni Jesus Christ, it is written, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, if a man looks at a woman with lust, he commits adultery with her in his heart. Yun pong sinasabi ni Pastor kanina, puro hanging na-encourage ang Pastor sa sinabi niyo, babanahan ko ako ng ganda. Kaya po sa ating spiritual prophecy, may nakasulat mga kapatid. Gano'n ba talaga kahaba yung hanging? Ha? Sabi nila, basta below the knee, pwede na. Saan po nakasulat yun? Hindi natin alam ang reference. Pero maganda na yun kaysa above the knee. Di po ba? Pero kung gusto natin talaga ng reference, kasi dapat lahat yung tinuturo natin, meron tayong reference. Kasi pag sabi lang natin yun, maaaring tama, pero masisigurado natin kung nakasulat talaga dun sa kasulatan. Ang sabi po dun sa Special Messages, Volume 3, page 177, paragraph 5, tinanong kay Ellen G. White, gano'ng pakahaba dapat talaga yung pagda? Ang Ellen White, meron tatlong grupo ng babae na makita ko sa vision. Yung una, mahaba yung damit. Sobrang haba, nakadikit masayad din sa mga alikabok na nawawalisan po yung binadaanan nila. Sabi ni Ellen Joy, hindi yun tama dahil hindi yun in. So, may pangalawa daw kung grupo ng mga babae tumawid sa kanyang audition. Makita niya, kapos sa tuhod ang gamit. Sabi niya, wala nang debate. Kapos talaga yun. Maikli daw po talaga yun. Eh, ako po yung mahanap sa umiisip ko ako kung paano ilagay sa church. Nung umanap ako mahabang gamit, wala problema, marami sa Google. Yung maikli ang gamit, marami rin. Kaya lang hindi ko mailagay dyan sa picture sa church kasi hindi ko pwede maglagay ng maraming skirt dyan. Church ito. Hindi yun maganda example. Ay, mabuti na lang kung may nakita akong picture. Uy, hindi makita. Ito kong picture ay hanggang dito ang damit. Pero, hindi daw ang sabi ko sa DSM 277, yan daw po ay maikli. Basta hindi umabot sa tuhod, yan daw po ay maikli. Tapos, dumating po yung pangatlong grupo ng babae sa DSM 277.5, sa Vision Element 1. Yun, thank you po. Ang kinemento po natin dito ay hindi yung pants sa ilalim. Kasi po, sabi ko, paano ako maglalagay ng maikling damit dito na hindi mapapatingin yung mga lalaki dun sa mga sa hindi dapat tingnan? Mabuti na lang may nakita ang picture. May pants sa ilalim ng damit. Ayan, ayan ang ilalim ko. Pag kapos na po sa tuhod, ay kapos talaga yan, huwag nang dumatihan. So, yung pangatlong grupo ng mga babae, dumating. Ang damit po nila ay hanggang sa gaiter hook. G A
G-A-I-T-E-R, good. So yung good yung sa Fathership, it means gator boot, hindi ko alam. So ginugel ko po, gator boot, tapos pinayin yung Google Images. Ang nakita ko mga kapatid, hanggang dito. Sabi ko, parang conflict. Paano magiging tanga yung hanggang sa gator boot? Di pala, pinayin ko gator boot 1800s. Siguro tinuruan ako ng Holy Spirit, sir. 1800s na nagay ko. Lumabas, gator boot, hanggang dito. Ah, yun po pala yung gator boot ng 1800s ay hanggang doon sa baba. Kaya po yan daw po yung gator boot at dapat hanggang sa ibabaw ng gator boot. Ah, okay. So, dahil hindi natin alam, eh tayo yung pinapatawad ng Diyos. Wala naman problema. At pag tayo nagsisi, pinapatawad tayo ng Diyos. So, pag pumunta tayo sa upay-upay, alam na natin kung anong hahanapin natin. Yan po ay for instruction and for correction para may gawin natin ang ating mga buhay dahil pag ang suot natin ay nakapatukso. Sabi ni Jesus, you are committing adultery with her from within in your heart. Hindi naman pwede mag-adultery lang mag-isayin ng lalaki. Eh ang adultery ay at least dalawang tao. Kaya mo bang mag-adultery ng isa? Ano yun? Dapat may kasama ka. So yung tinitingnan ng lalaki, kasama mo talaga, with her, in her heart. Yan po ang nakasulat, yung sanabi ng ating pastor kanina, at yan po yung documentation ng ating nakasulat. Kung gusto nyo po masahin mismo sa 3SM2775, aming katayin mo sa inyo yung EGY app. Yan po. So, naniniwala po tayo sa Sabbath. Kaya noong unang panahon, si Jesus, ang ating Panginoon, nung nilalang niya ang Sabbath, nilalang niya ang lahat. At yung Sabbath, naka-ready na po lahat ang mga bagay. And the Sabbath, he rested and he hallowed. Kaya po, nung panahon ni Moses, ang sabi po ng Diyos kay Moses, ako ang naglabas sa inyo sa Egypt, huwag na kayong lalabas at namumulot ng mana. Dahil bukas ay Sabado, yung mana ay pupulutin ninyo sa Friday ng dalawang karami. Alam niyo po ba mga kapatid, meron pa rin mana ngayong panahon? Alam niyo po ba na sa Angola, yung isang Adventist mission station sa Angola, meron nalalaglag na mana pag Wednesday and pag Friday. Kung gusto niyo pong malaman, pumunta po sa internet, ang itatype niyo po ay para makita ninyo, hindi ko kasi nakuha yung video. Yan po ay documented sa Science of the Times, official nating document. Ang itatype niyo po mga kapatid ay mana ang itatype niyo po sa Google ay mana Angola SIV. Pag tinipe niyo po sa Google yan, mana Angola SIV, lalabas po yung video na ginawa ng SIV. Ano yung SIV? South India at Angola. Di ba po dyan ay SSD dito? Doon sa kanila, SIV. Di ba mayroong NAV, may mga ganyan, edition. Yung mga media team po nila, pumunta talaga doon. Ito ay official documentation at saka nasa Science of the Times. Doon ko lang sa ayos. Pag kinite po yan, makikita niyo mga kapatid, yung sa isang mission station natin, may nalalaglag na mana. Makikita niyo pa rin yung ating mga pastor na Angola. Kumuha talaga doon sa lupa at kinakain na yung maliliit na mga puti na mana. Yan po ay nasa Science of the Times at yan ay kahit pumunta pa kayo doon. So, ibig sabihin mga kapatid, yung Sabbath noong unang panahon, Sabbath pa rin ngayon. Di po ba? Di ba tayo na-encourage nyo? Na yung Diyos na pinagsisindihan nila Moses ay Diyos pa rin ng Seventh-day Adventist Church. Doon mismo sa Seventh-day Adventist Mission Station nalalaglag yung mana. Kaya po, talaga tayong tama talaga ang Sabbath. Kaya mga kapatid, nakasulat sa ating guidelines on Sabbath observance. Di po ba alam ninyo na meron ng guideline ng Sabbath observance? Ang nakasulat doon, tayo ay magkakarga ng gasolina bago mag-Sabbath. Tayo ay magkakarga ng krudo bago mag-Sabbath. Tayo ay magpaplansya ng damis bago mag-Sabbath. Tayo ay maghahanda ng pagkain bago mag-Sabbath. Okay, babasahin ko po. Para malinaw,
Para malinaw po ang magsulat dito. Ayun. Ang sabi po dito ay, dito tayo sa huli mag-start. Ito po ay nasa, ayan, adventist.org. Information, official statements, documents, Sabbath observance. Baka sabihin naman po ng iba, hey, guidelines lang naman yan, sir. Ang guidelines po ng ating church ay para guidelines para sumunod, hindi guidelines para sumukoy. So ano po naman sulat? The buying and preparation of food. So hindi na tayo pupunta sa 7-11, pagsabaryo na. Hindi na tayo pupunta sa SM, pagsabaryo na. Hindi na tayo pupunta sa Robinson, pagsabaryo na. And preparation. Yung buying, walang problema, alam natin yun. Pero yung preparation, hindi natin alam yun. Yung preparation po pala, ay dapat bago pa magsanura ang sanggaw. Yung matatanda, baka alam nila kasi yung mga panahon. Di po ba? Pero yung mga kabataan ngayon, nakalimutan na natin. Kasi makakalimutin tayo. Noong una kong panahon, sinisipan ko ito. Akala ko, yung mga missionary na punta sa Pilipinas, nakalimutan nila ituro. Pero nung sinisipan ko, ako ay natatakot mag-sermon. Pero dahil nakasulat, hindi ako natatakot. Kahit batuhin niya ako, kung nakasulat ko nun dyan, bahala kayo sa mga inyo. Pero po, dahil nakasulat dyan sa ating guidelines, nakasulat sa Spirit of Prophecy, nakasulat sa Bible, ayun po ay kailangan mo sabihin. Dahil yan ay salita ng Diyos. The buying and preparation of food should be done before sundown. Hindi lang po yan sa Adventist website, pati sa Adventist Biblical Research, nakasulat din po yan. Same document. At nakasulat din po sa ating ito pong document na galing sa Ministerial Association. Ang sabi po dito mga kapatid, on this day, those who make the family's meals should prepare food for the Sabbath so that during its sacred hours, they can also rest. So, ibig sabihin, yung mga maghahanda ng pagkain na po ay dapat ihanda na yan bago mag-Sabbath. Eh, anong sabi ni Ellen G. White? Ano pong sabi ni Ellen G. White? Ang sabi po ni Ellen G. White ay napakalinaw at napakasakit dahil nakalimutan na natin. Napakalaking adjustment dun sa mga hindi nakakalam. Ito po ang nakasulat ng mga kapatid. Those who neglect to prepare, ang secret ng Sabbath keeping ay preparation. Pag hindi tayo nakaprepare, papalpak ang ating Sabbath keeping. Magugutom tayo. Those who neglect to prepare on the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment. Nako! Sabi sa Adventist.org, sabi sa Spirit of Prophecy. Alam niyo mga kapatid, ang nakasabi sa Exodus, ito po, sa Exodus 16:27, bake that which you will bake today, and seal, ibig sabihin seal, pakuluan, kung mga kailangan pakuluan, dahil ang matitira niya sa kainin ng bukas sa Sabbath. So yan po ang patasusan ng kaibigan. Pag nag-aray niyo, Bible, Spirit of Prophecy, Adventist.org, BRI, General Conference Ministerial Association. Malamang, totoo po ito. Kaya lang tayo ay nakakalimot. Dahil, mabuti na lang po ang fourth commandment nakasulat, remember the Sabbath day. Dahil naman, nakikita ng Diyos na makakalimutan natin kung paano i-keep ang Sabbath day. Mga kapatid, alam po sa mga mata ninyo na gusto nyo natin sumunod. Pero hindi natin alam kung paano hindi mapapanis ang ating pagkain. So, kung ano po ako ng maraming example, paano yung ibang tao ay nakakasurvive na hindi napapanis ang pagkain kahit na Friday pa lang sila nagluluto? Una, kung club, university. Kung meron sila sa club, club at college. Yung cafeteria nila, yung ulam nila, Friday pa lang, luto na. Paano? Tinanong ko yung president. Doctor, Mambo, how do you do it? Sabi niya, namimili kami ng mga pagkain na hindi napapanis ng matagal. Yun ang niluluto namin. Oo nga naman. Pag nagluto kayo maraming kamatis, ay ilang oras pa lang, panis na yun. Pero pag nagluto kayo ng tofu na fried, kahit isang minggo pa siguro yun. Hindi naman. Pero ilang araw, pwede. So meron silang Sabbath menu. So meron pa tayong pwede kuliin. Yung popcorn, kahit isang minggo yan, hindi mapapanis yan. Okay, sabi naman ni Pastor Sinaga,
Kasi hindi ko po sa Ayas Theological Forum, Asian Theological Forum, ang sabi niya, nag-agree lang siya. Sabi niya na the preparation of food should be done before Sabbath. Itong mga taga-Nagag Reserve, si Ma'am Abla, gagawin ko ba? Sabi ni, ito po ay tinitrips ko, minsan sa mga student sa Haiti. Inawa ko ni Ma'am Paes, gagawin ko naman sir. Ma'am Paes, asawa ng Vice President for Student Services. Sabi niya, wait, hindi ka dito. Alam mo ba, si Ma'am Abla, doon nag-retire siya, nag-missionary siya sa ibang island, at hindi sila nag-grupo sa kapitirin ng Sabbath, saan ko pinagawa nila naman? Nilalagay nila sa ilalim ng lupa ang panagpapain. Pagkasabado, mainit pa rin. Oo, talaga ha? Ang sudi nag-gagawin po dyan para maka-encourage sa atin. Dahil po sa great controversy, ang tanong, ayaw bang masunod ang mga utos ng Diyos? Sabi siya talas, hindi. Kailangan baguhin. Ang sabi ni Jesus Christ, pwede. Ayaw sundin. Kaya po tayo, mga Adventist, kailangan natin may pakita sa mundo na pwede sumunod sa Ten Commandments. Kaya po nang sinasanong ko ito sa puting kahoy. Sabi ko ni Gentle Soul, yung mga lolo ko, ganyan, ayaw nilang gawin yan. Sana yung nanay ko naman to, hindi ko nang sinasabi sabihin dahil sa ating mga Pilipino, hindi ko dapat pagsabihin ko ang mga magulang ko. Sabi ko sa Bible, rebuke not an elder. So, di ba po? Huwag nyo mapagalitan yung magulang nyo. Pero nanonood siya ng mga video, ay di narinig niya rin. So hindi na siya po nagluluto pagsaba. Pag minsan lang. Siguro po lang tanong-tanong. Sabi naman po ng isang bacteria, ayaw na lang gawin yan, basta malaki lang yung rent namin. Wow, at least meron silang meal. Yung mga tagalight, sabi nila, ganun din. Granola, bread, fruits ang pinakain nila. Si Kaya Jutin, ganyan din daw yung mga enter yung sa probinsya nila. Sabi naman ng iba, ilagay lang sa equorm lang. Sabi ni Dan Tishon, sumarami po. Ang isa pang pwede dyan, sabi ni Jerry Gonzalez Cruz, huwag na daw kumain. Pag bigla ng fasting, eh di parang nalutulin, yan po ay sinubukan ko mga kapatid ng isang semester. Sinubukan ko mag-fasting isang semester, buong sa araw simula umaga ng gabi. Ang nangyari, pag kumasan sa bayan, dahil nito fasting. Kaya may distress kung gila. Sinubukan ko, aba, may ginawa ang Panginoon sa aking buhay. Hindi naman ako theology. Pero, naging speaker ako sa dalawang crusade. Tapos, naka-church planting kami ng dalawa. Yung isa din sa kabila. Sa mga housing din. Sa factory. Maraming nakakahoy. Yung isa din sa Tarnate. Tapos, kung saan-saan ako pupunta ako speaker. Ako pag nag-fasting kayo mga kapatid, subukan ninyo. Huwag nyo rin lang kung bakit. Subukan nyo na lang ninyo. Lalagay kayo ng Diyos sa napakaraming ministry. So, napakarami kong mga example. Kung merong will, merong paraan. Ayaw po ay sumalik dito. So tayo yung pwede naman sa stewardship. Yan, kaya ginagamit natin lahat ng ating kayahan para sa gawain. Tayo rin po ay naniniwala sa Christian behavior. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iinom, hindi tayo naglalasing, hindi tayo nagsusubay. At yung mga pinapanood natin sa TV ay yung mga bumabasa lang sa banal na kasulatan. Hindi tayo nanonood dapat ng mga baril-barilan. Hindi dapat tayo naglaro ng computer games na patayan. Hindi rin tayo naglaro ng computer games na nagnanakaw ng mga kotse. Hindi rin tayo dapat nanonood ng mga maikili ang damit mo sa TV. Dahil pag napanood natin yan, pag yung mga anak niya bumili, maikili rin ang nabili. Ma-influensya tayo. Hindi rin po tayo dapat nanonood ng boxing. Aba. Mahirap yata ito. Dahil po, ang sabi sa Bible, we were created in God's image. E pag sinuntok ng boksinger yung kanilang boksinger, he is destroying the image of God. Oo, di ba? Sabi po sa Romans 1:32, etong mga brutal, yung mga brutal, walang di maangarap sa langit, not only them that do, but also them who have pleasure in them that do. So kung natutuwa tayo sa may ginagawang masama, ay kasama daw tayo dun sa judgment. Not only them that do, but also those who have pleasure in them. Pag nakasuntok, natutuwa tayo. Mag-iingat tayo mga kapatid. Dahil ang sabi sa Bible sa Philippians 4:8, ang ating pakabasungin sa ating mga isip, ay yun daw pong mga bagay na mga totoo. Yung mga honest, just, pure, lovely, good report. So yung mga pocket books na fiction, huwag na yun. Hindi yun kasama sa ating Christian behavior. Ayan po.
exercise at tayo rin po ay hindi nagdedrugs, hindi tayo iingat tayo sa ating mga buhay, ang mga katawan. Ang ating mga pagkain po ay hindi natin kinakain yung mga unclean, dito ba? Ang unclean. Kaya po, si Ellen G. White, yung unang panahon, sabi ng Diyos sa kanya, yung mga isda, magiging polluted yan. Kaya po, ang sabi niya ng GMA 7, ang Laguna Lake daw po ay madumi. Hindi daw po safe ang Laguna Lake para sa mga tao. So, huwag po kayong sisiling doon. Yan po ang sabi ng GMA. At pati yung isda daw po, huwag daw sisiling sa Laguna Lake. Ayan po, Laguna Lake is not safe for humans and fish. Kaya po pala, 150 years ago, sabi ni Ellen G. White, yung mga nag-aabang ng pagkating ni Jesus Christ will do away with flesh eating. Magiging vegetarian sila. Bakit? Kasi ang mundo ay magiging polluted. Ayun ang sinabi ng Jesus, polluted daw po ang Laguna Lake. E parang ang dagat. Sabi naman po nitong Forbes magazine, yung mga tuna daw po sa Pacific Ocean, ay mayroong radiation ni Bali sa Japan. E paano nangyari? E siyempre nabubuhay yung radiation sa dagat, ang dagat umiikot yan. Ocean currents. Kaya po pala, tayo ay mag-aaral na kumain ng mga garden of Eden. Ang mga pagkain. Yan po ay kailangan ng education. Kailangan ng practice. Hindi lang pangkukula. Kailangan natin practicing yung mga yan. Yan po ay makasulat sa ating belief na ang kakainin natin ay yung best food. Okay. Tayo rin po ay niwala sa marriage and family. Yung mga nanay, huwag sisigawan yung mga tatay. Yung mga tatay, huwag sisigawan yung mga nanay. Yung mga anak, ay susunod sa mga magulang. Yan po, buti na lang may Bible. Si Jesus Christ po ay ating High Priest sa langit. Simula ng 1844 siya ay pumasok sa Most Holy Place at naniniwala rin po tayo sa pagkakasalanan of Jesus Christ. Kahit na tayo ay makatay, tayo ay bubuhayin pa rin ng Diyos. At tayo lahat ay pupunta sa langit. Yung mga tumatanggap kay Jesus Christ sa langit at magkakaroon tayo ng new heaven and new earth. Yan po ang mga paniniwala sa ating lahat. Napakaganda po ng nasa laman ng Bible, puno ng pag-asa, puno ng correction. Yung mga buhay namin na kailangan itama ay naiitama. Yan po ang kagandahan ng mensahe ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating pag-asa. Our Father in heaven, we thank you Lord for the truth. We ask, Lord, that you forgive us from all our sins that we have pointed out in the Bible, in the spirit of prophecy, in our church documents. We ask, Lord, that you forgive us for not teaching also these truths. Be merciful to us, Lord. Give us wisdom and understanding, Lord, to obey your laws and your guidelines, Lord. We thank you for the plan of salvation. We thank you for your church. We thank you for the interest of your people, your children, Lord. The youth, the supporters from other countries, Lord. We praise you, Lord, for everything that we are doing in these last days. Help us, Lord. Give us assignments so that we can be also useful in our church. Thank you for healing our prayers and yes, we pray. Amen. Amen. Para po sa ating pagkatapos, ang pumuksan na may bilang 154, Estenium 154, Kaluluwang Tigib Sala. Tayo pong lahat ay tumayo.
can trust in you, Lord. We thank you that we can have a hope in you, Lord. We are hopeless, Lord. We are wretched, we are poor. But we do, Lord, you are our only hope, Lord. It's a blessed Lord with your spirit and with your presence this whole Sabbath. We thank you for you. Amen. We have this hope.